Hello! Welcome to our channel. Ang gagawin natin ngayon ay magtuturo tayo paano mag-bake ng ube cheese handisal. Wala mo nang upload ng mga videos na makukulit na to. So, baking po muna tayo. Tara! Narito po ang mga ingredients para sa ube pandisal. Bread flour, vegetable oil, ibap milk, ube powder, sugar, salt, dough improver, butter, yeast, extra sugar, lukewarm water, mainit-init na tubig, tsaka breadcrumbs, at to, Eden cheese, tsaka vanilla. So, start na tayo. Okay. Ano lang muna tayo ng kamay natin kasi bago gumawa ng sinapay. So ito po yung bread flour natin. Sinef ko na po siya para ready na ang paggamit. Gamitan dapat i-sef natin yung flour para yung mga buo-buo matanggal tsaka yung mga nahalong alam mo na kahit na ano-ano dyan. So ito na siya yung flour. Lagay na natin yung dough improver. Do improver. So, ihalo lang natin. Sandali. Then, yan. Gawa tayo ng wheel sa gitna. Para mamaya dyan natin ilagay yung ibang mga ingredients. Ngayon naman, gawin natin yung 2 tablespoon extra sugar, 2 tablespoon, lagay natin dito sa lukewarm water. So, yung water, kailangan hindi siya masyadong malamig. Lagyan pa natin ng konti. Medyo dapat, medyo mainit-init siya. Para tumulad. So, 1 cup of lukewarm water. Lagyan natin ng sugar. Haluin lang natin. Then, ilagay natin yung yeast. Pwede natin siyang haluin kasi ano to? Active dry yeast yata yung gamit ko. So, di na siya kailangan patubuin pa o paalsahin. So, halo na ang diretso na. Ngayon naman, set aside natin ito. Ang gamit na to. Lagay na natin yung sugar ito. Sugar. Yung oil. Yung milk. Tsaka yung salt. So, medyo. Tapos, lagay na rin natin itong ube powder. Pero, i-strain rin natin para yung mga buo-buo matanggal. Ito yung tinanggal natin. And then, haluin muna para matunaw yung sugar kasi ibang dry ingredients. And then, ihalo muna yung ito. Haluin na siya. Then, lagyan din natin siya ng 1 tablespoon of vanilla para mas mabango siya. Inisin lang natin yung kalat. Then lagay na natin yung yeast. Simutin lang natin guys para hindi sayang. Ngayon, it's time
para kamay. Malinis na yung kamay ko kanina. Nagsabon na ako tapos nag-alcohol. So, gamitin natin para huwag dumikit. Ganit kaya. Gagawin ko, paunti-unti kong ihatid yung butter. Pwede ka rin gumamit kung wala kang butter. Pwede yung large. Pero ako kasi mas masarap yung butter ganito. Maramid na lang lang. Ayan. Sinirapan tayong maghalo sa planggana. Malinis yung pampunas natin bagong labat to. Bagong bili, bagong laba. Ito, nag-disinfect na tayo ng mga gamit kanina. Yeah. Para mas maigi yung halo. Meron ako extra flour. Para pang ano mamaya. Lagi may extra flour pang ano lang. Pag mag-need ka na, so meron tayong magamit. Kasay mo na yung ito. Yan. So, kunin na natin. Kasay na. Duin na. So, kailangan may force para maganda yung dumo. So, kung mano-mano lang, kaunti-unti lang yung butter. Fold. Ayan. Ayan. So, turo sa akin nung anong gumawa ka nito nung sa test dapat nag-aaral. At least, mag-need ka nito ng 30 minutes para maganda yung result. Pwede rin magbilang pa. At least, mga 150 na ganito. Pag-need. Pag-fold. Unti lang para mahalo siya ng maayos yung butter. Tapos nilalagyan ko ng yan. Pwede mo siya ilan para yung marilis ang hangin sa dito. Taas ng mesa ko. So, mga 30 minutes or magbilang ka na lang ng 150 folds. Ganito. Ganyan. 150. Hanggang sa gumanda na yung texture ng dumo. Pwede na yun. So,
malalaman mo naman eh. Pag ganyan na hindi na maputol. So, okay na yan. Ngayon, pagod na ako guys mag-need. Hindi ko na kaya mag 30 minutes pa ako mag-150. So, bakit kahirapan ko sarili ko? Hingi na tayo ng tulong dito sa stand mixer ko. Tagay na natin siya dito guys. Kasi, hirap na ako mag-need. So, yan. Pag-itap natin. Yan. So, ano lang natin. Hindi tayo nang mag-need na 30 minutes o 150 times na pag-fold sa dough. Kaya hinina ako ng tulong dito sa mixer ko. Yan. Medyo isa natin. Parang tumagagad. Mga 5 minutes siguro dito. Okay na ito agad. Okay. Ayun muna. Balikan ito natin mamaya guys. Natutunaw. Umiinit kasi siya sa habang minimix siya. Natutunaw. Umiinit. Yan. Connect natin. Elastic na siya. Hindi na siya daling maputol. So, pwede na to. Gawin natin. Natin na. Gamitin natin ito pang tanggal. Kasi sayang. Gagawa pa ito ng isang pinapay. Siya ng konti. Ito patutuloy. Ito siya.
may kinis na siya. So, kapag i-check mo, yan, di na siya agad napuputol. Plastic na. Pwede mo na. Sabihin natin, pabilog. Pabilog na siya, guys. Ngayon naman, gawin ko, lagyan ko siya ito. Yan, butter oil substitute. So, kuha tayo. Brush natin dito para hindi siya mag-dry. Tsaka nagpapasarap din siya. Okay. Gawin natin. Ferment muna natin siya manang mga 1 hour. Yan. Takpan natin para medyo walang hangin. Okay. Sandali lang. Sunod naman natin gawin ito. I-prepare natin itong lalagyan ng bread mamaya. Kuha tayo na brush para mas madali. Brush natin. Tinapay, hindi didikit pag ito na. Hindi natin siyang tanggalin mamaya. Pwede na to para mamaya. Okay. Balik tayo. So, ilinis na muna natin yung lamesa, guys. Para ready sa pag sa bagong set ng pag-need. Undo. So, check natin. Nagpalit na tayo ng bagong pamuna sa lamesa. So, ito na siya. Ta-da! Nag-double size na siya, guys. Kita natin, umalsa na siya. So, ngayon, gagawin natin
i-release natin yung hangin. Nilinis ko na to siya kanina, guys. Para mas ma... Sandalin muna natin yung hangin. Okay. Okay. Skarpin ang hatiin. Tatlong guhit. So, rest natin ito. So, ganito. Tinitimbang ko siya hanggang 25 grams kung pang benta ko, guys. Pero, ano lang naman ito ngayon para mas mabilis.
Ito na ito, tsaka na lang. Mas mabilis tayo. Napa-rest naman natin yung dough. Lalaki to. 3, 4, 5. Tinatansya ko na lang siya para mabilis na hindi ako maabutan. Kasi pag tinimbang ko isa-isa to, tatagal lang. Tinatansya ko na lang. So, ilang beses ko na rin kasi itong ginawa. Kaya medyo natatansya ko na rin yung laki. Naman gamitin natin. Meron na tayong prepared na yung Eden cheese. Ni-slice na natin siya pa cube. So, discarte mo na yan kung anong gusto mo ka-slice mo ng Eden cheese mo pag ipalaman mo na siya sa pandesal mo. So, kung saan ka unang nag-rest, doon ka mag-umpisa. So, dito tayo nag-start. So, ito mo nang nahing. So, nagawa ko pag pinibilo ko siya pag malaki. Tinatansya ko na lang. Ayan po ha. Ganito. Pabilog. Naman may sara. So ito. And then, lagay na natin dito. Pwede mo siyang ganun. Ganito siya ka. Ganon kasarap kumain ng ubi cheese pandesal. Pero
ganito siya kung gawin. Ganito kahirap. Dami mong pagdadaanan na proseso bago ka makakain ng masarap na ubi cheese pandesal. Okay. Kasi pag pumuka yan, lalabas yung cheese. Sayang. Para maglock siya. Tsaka yung hangin din marilisin. Ano natin siya sa breadcrumbs. Ito lang ang proseso. Then, punuin lang natin to siya guys. Tapos, ferment uli saka natin i-bake. Okay, tapusin ko lang to guys ha. Balikan na. Balikan nyo na lang ako. Tapos ko na, panghuling batch na. Tayo guys, i-set aside muna natin siya. Hayaan muna natin siyang tumubo kahit mga 15 to 30 minutes. So, habang pinapaalsak muna natin siya, gagawin natin, maglinis-linis muna ng mga naginamit tsaka i-prepare yung oven. Balikan natin to para isa lang na. Yan na. Ayan na yung obi natin. Nakapasok na siya sa oven. Yun yung iba. Yung oven natin, nakapreheat na siya for 10 minutes bago natin siya isinalang. So, inumaga na tayo guys sa pagbe-bake.
alas dos. Wala pa yata ng alas dos nag-umpisa ako mag-prepare ng ingredients. Ngayon, inumaga na. Liwanag na yung araw. So, ngailang minuto na lang to, meron na tayong masarap na ube pandesal pang partner sa mainit-init na kape. Init. Okay na. Finished product natin. Ang init. Ang init. Ayan. Soft siya. Masyado. Ayan. Tikman na natin. Tanggalin na yung mask. Kainan na. Okay. Ready natin guys, kay may nakaatang, may naka ano na, may naka nagbayad na isang dosena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, baka walang matira sa atin. Yan, 12. Ito naman, isang dosena rin. Gaya natin. Sa susunod yata, kulang na to. Kailangan na natin dami-damihan pa sa bake. Sa dalawa. Tatlo. Apat. Dosena at kalahati na lang bigay ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 17, 18. Okay. Isang dosena pa natin. Ito lang benta natin. Yung natira, happy tummy na kami. Okay. So, tapos na tayo. Tapos na tayo. So, please subscribe tayo guys. And ring the bell button para sa susunod nating mga baking session. Bye!